Bala. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa nasimot na ilang daang libong pisong halaga ng pera ng ilang e-wallet account holder. Mahigit 120 e-wallet accounts ang iniimbestigan ngayon ng National Bureau of Investigation o NBI matapos na magreklamo ang mga account holder na nalimas ang kanilang pera kahit wala silang ginawang transaksyon. Exclusive, nagpapatrol, Nico Bawa. Dumulog sa NBI Cybercrime Division ang mga biktimang ito matapos umanong masimot ang laman ng kanilang Maya e-wallet app. Kwento ni alias Mitch, December 29 na makatanggap siya ng notification na mababa na ang balanse ng kanyang account. Pag open ko ng PayMaya ko, wala na pong laman. Napasa na po ng 25,085 pesos. Ang natira po, 21 cents. Nakita ko na po sa post na, ayun nga, maintenance nila is December 28 to 31. Nagpanik na po ako kasi nawala eh. So, pumunta po kagad ako sa live chat nila sa customer service. Ang masakit po sir, wala akong nakausap na tao, robot na lang po kausap ko. Wala umano siyang nakuhang notification, email o text ng one-time password para ipadala ang kanyang pera. Nang tawagan niya ang number kung saan nalipat ang kanyang pera, deactivated na ito. Ang gusto ko po malaman, bakit po na-transfer yung pera ko ng wadlang OTP? Yun po yung inaano ko na ano. Kaso wala nga silang maibigay. Pero ang inassure po nila sir, hindi na namin mariripan yung pera. Mag-New Year po that time, pang-New Year na rin po namin. Kaso po, that time, parang nag-New Year kami nang wala eh. Parang zero that time. Ipinost ni Mitch ang kanyang karanasan sa social media. Dito sumagot ang mahigit 120 account holders na nawalan din umano ng pera noong parehong linggo hanggang nitong Enero. Kabilang dito si alias Marlene na nawalan umano na mahigit 18,000 piso. Wala rin umano siyang nakuhang text o OTP. Nakakapanlambot po, sobra. Kasi yung laman po na yun, benta ko po yun eh. Bayaran ng tuition ng anak ko, January 9. Tapos yun, bago magbayaran ng tuition fee ng anak ko, wala na yung pera. Ilang days din yung iniyakwat kung kani-kanino ka mangutang para lang makabayad ng tuition. Nasa 30 na ang nagreklamo sa NBI. Ilan sa kanila, mahigit 200,000 piso ang nawala. Ipapatawag ng NBI ang pamunuan ng Maya para magpaliwanag. Isasama rin natin sa ating investigation, we're going to look into the possibility ng zero-day exploit and of course insider threat, hindi natin i-rule out yan. And at the same time, yung mga potential cyber criminals na whether or not may access pa sila sa credentials ng ating mga users. So all of these things we're going to consider. Sa pahayag ng Maya, siniguro nilang iniimbestigahan na ang mga insidente at tutugunan ang mga ito. Hinikayat din nila ang mga gumagamit ng app na maging mapanuri sa mga online transaction at bantayan ang personal na detalye. Anila, prioridad nila ang seguridad ng mga account at nananatiling ligtas gamitin ang kanilang platform. Nico Bawa, ABS-CBN News. Nababahala ang Council for the Welfare of Children na posibleng tumaas ang kaso ng child exploitation gamit ang artificial intelligence o AI. Pagamat wala pang naitatalang ganitong kaso, pinaghahandaan na ito ng PNP, Women and Children Protection Center. Nagpapatrol, Raya Kapulong. Kasabay ng mabilis na pag-usad ng teknolohiya, naaalarma ang Council for the Welfare of Children na posibleng lumala ang child exploitation gamit ang artificial intelligence o AI. Yung mga tinatawag natin na yung mga AI generation tools, saka yung mga tinatawag na image editing softwares ay ginagamit po ng masasamang tao para po talaga mag-create ng child sexual abuse and exploitation materials. Tapos ang nangyayari dyan po, yan po ay tinetrade or binibenta sa dark web. Sa United Kingdom, meron silang mga na-monitor na ganito. Ayon sa PNP Women and Children Protection Center, wala pang naire-report sa kanilang kaso hinggil dito. Pero gumagawa na sila ng mga hakbang para paghandaan ito. We are partnered with other foreign law enforcement agencies. So together ho, meron na ho kaming mga
ginagawa, preparation for such kind of activities naman na susunod. Isa sa challenges, of course, itong trend ng technology. Medyo mabilis sila na kalaban ng batas, mas ma-capacitated sila kesa sa amin. Kami talaga, we have to go through the process na kasi yung galing, kailangan namin i-counter. Una nang inilabas ng Cyber Investigation and Coordinating Center noong isang taon na pumangalawa ang ating bansa sa buong mundo na may pinakamataas na kaso ng online sexual abuse and exploitation of children na sinang-ayunan ng PNP Women and Children Protection Center. Pero giit nila ang datos na ito ay noong pang-pandemya. Walang ipinakitang datos ang PNP-WCPC. Pero sabi nila, sa ngayon, bumababa na ang kaso ng online sexual abuse and exploitation of children sa bansa. Sa ngayon, bumababa naman yung ating datos at maganda naman yung ating intervention kasama yung mga other agencies ng government. Kaya naniniwala kami na maaring bumaba ngayon ang ating mga data when we talk about online sexual exploitation of children. Nananawagan naman ang PNP-WCPC sa mga magulang na maging bukas, magkaroon ng komunikasyon sa kanilang mga anak at bantayan ang mga binibisita nilang social media account. Umapila rin sila sa pamunuan ng mga social media platforms na gumawa ng paraan para higpitan at limitahan ang access ng mga kabataan sa social media. Sana mas mahigpitan pa, ilimit yung mga access ng mga bata. Once na malaman na nila, they have to report it to us. Kasi siyempre sila, hindi naman sila yung law enforcement. So alam naman nila, they have to report it to us and then we will do our law enforcement side naman. Noong Miyerkules sa US Senate hearing, humingi ng tawad si Meta Chief Executive Mark Zuckerberg sa mga pamilya ng mga kabataang nabiktima ng sexual exploitation at iba pang karahasan sa social media. Sa mga nais magsumbong o magbigay ng impormasyon sa anumang pang-aabuso, maaaring tumawag sa PNP Women and Children Protection Center o makipag-ugnayan sa kanilang social media account. Raya Capulong, ABS-CBN News. Magdamag na nawalan ng kuryente at internet ang nasa 10,000 residente ng Barangay Arkong Bato sa Valenzuela City. Ito'y matapos matumba ang isang poste at isang poste ng telco sa lugar matapos sumabit sa kable ang dumaang container truck. At live mula Valenzuela City, nagpapatrol Johnson Manabat. Johnson, gaano katagal na wala ng supply ng kuryente ang mga residente? Karen, sa ibang mga parte nitong Barangay Arkong Bato, nasa 15 oras ang ipinag-intay nila bago muling magkaroon ng supply ng kuryente kaninang hapon. Sabi naman ng kapitan ng barangay ng Arkong Bato, apektado ang nasa may 10,000 residente ng barangay sa pagkawala ng supply ng kuryente at internet simula alas 10:30 kagabi. Pawis at init na init sina Eugene sa kanilang sari-sari store sa Barangay Arkong Bato sa Valenzuela City. Magdamag silang walang kuryente matapos matumba ang isang poste ng Meralco at isang poste ng Telco nitong Webes ng gabi. May dumaang truck kagabi. Masyadong mabilis yung pagpatakbo kaya nahatak. Tumumba yung dalawang poste. Yung mga baboy ko, yung mga paninda kong barbecue, katulad niyan, walang kuryente. Eh yung ref, di ba? Masisira yung mga paninda ko. At dahil sa kawalan ng supply ng kuryente, apektado rin ang internet connection ng mga residente. Ayon sa barangay, nasa 10,000 residente ng Arkong Bato ang naapektuhan. Sa datos naman ng Meralco, 4,000 customer nila ang nawala ng kuryente. Siyempre, nawalan ng kuryente, mahirap. Alas 3 na kami nakatulog kasi mainit. Kaya daming lamok, walang electric fan. Magdabag namang inayos ng mga tauhan ng Meralco ang mga naputol na kawad para maibalik ang 100% supply sa barangay. This is an unfortunate incident. Paumanhin ho ninyo itong nangyari na hindi naman po talaga kagustuhan ng Meralco. Naapektuhan din ang dali ng trapiko sa lugar dahil isinara ang bahagi ng MH Del Pilar Street para tanggalin ang mga natumbang poste. Bukod sa Arkong Bato, nawalan din ng kuryente ang katabing barangay ng Palasan at Santolan sa Malabon na konektado sa apektadong linya ng kuryente. Nakipagkasundo naman ang trucking company sa Meralco kaugnay sa pinsalang dinulot ng insidente.
Karen, bago nga magdilim kanina ay naibalik na rin sa kabuang 100% ang supply ng kuryente sa mga apektadong residente nitong barangay Arkong Bato. Sabi naman ng pamunuan ng PLDT, nakipag-ugnayan din sila kaagad-agad sa pamunuan ng Meralco at Valenzuela LGU para agad na maibalik din ang kanilang serbisyo sa mga apektadong residente. Karen. Maraming salamat, Johnson Manabat. Tutol po ang mga negosyante sa panukalang alisin ang booklet na gamit ng mga senior citizen at mga may kapansanan para ma-monitor ang nabiling produktong may discount. Samantala, umarangkada na ang 12% discount sa mga gamot sa ilang kilalang sakit. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Hirap mang maglakad sa edad na 75, si Aling Berna pa rin ang bumibili ng kanyang mga gamot. Kaya approve sa kanya ang hirit na mga mambabatas na itigil na ang paggamit ng booklet ng mga senior at may kapansanan para makakuha ng discount. Pag alis mo ng bahay, pag alis mo ng lugar mo, so wala ka nang iintindihin, dadalhin pa. That will be very, very good for us senior citizen. Napakagandang proposal yan. Pero kung kukuha ng suki card sa butikang binibilhan ni Aling Berna, hindi na kailangan bitbitin ang booklet dahil nasa database na ng drugstore ang purchase history ng customer. Kontra ang mga negosyante sa pag-alis ng purchase booklet sa mga butika at supermarket. Paano raw kasi nila mamomonitor kung ilang gamot na ang nabili ng pasyente? Ang panukala nila, gumawa ng quick response o QR code na pwedeng ilagay sa ID ng mga seniors at PWD. Yung ID po ng senior, pwede pong magkaroon doon ng QR code na babarili na lang sa butika. Tapos nandoon na po yung impormasyon. Una, makakatulong po sa senior na makakakuha pa rin siya ng kanyang diskwento na siya yung tama, siya yung makakainom. At pangalawa po, masasatisfy niya po yung mga benepisyong. Ang mga supermarkets kung saan may 5% discount ang mga seniors at PWD sa ilang basic at prime commodities, tutol din sa pag-aalis ng booklet. Kung wala na to, magiging unli to. Ibig sabihin, ang nagtitingi, hindi na niya alam kung naabot na yung nasagad na yung discount. Kung hindi, bigay siya siyempre ng bigay na discount. I don't think that's doable kasi we gave a limit, number one. They gave a limit actually, no? The mga legislators. Number two, di tax deductible sa amin to eh. So we're shouldering it. So really open for abuse. Samantala, umarangkada na sa mga malalaking butika ang pag-alis ng buwis sa mga gamot para sa ilang sakit batay sa listahan ng Bureau of Internal Revenue. Ang biniling gamot sa kolesterol ni Ariel, hindi niya napansing wala ng VAT. Malaking tulong din kahit papaano. Kahit pamasahe, pwede na din. Kagaya ni Ariel, marami pa rin sa atin ang hindi nakakaalam na hindi mo naman kailangan maging senior o may disability para tanggal ang 12% na value-added tax o VAT sa mga gamot ng ilang sakit kagaya ng cancer, diabetes, hypertension at high cholesterol. Ang isang gamot sa cancer na nasa 415 pesos kada tableta, nasa 370 pesos na lang nung nawala ang VAT. Ang kilalang amlodipine brand para sa hypertension naging 2175 na lang mula lagpas 24 pesos kada tableta. Regardless po ng edad, no, kung kahit ano po pong sa parte ng populasyon kayo, yung VAT exempt po, basta nireseta po yung gamot nyo na nasa listahan po, makikinabang po kayo dito sa VAT exemption na ito. Pero ang mga seniors at PWD, bukod sa inalis ang VAT, meron pang 20% discount sa lahat ng gamot na nireseta ng doktor. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Gretchen, ano ang latest kay Catherine Bernardo? Ate B, certified kapamilya pa rin si box office queen Catherine Bernardo. Naging emosyonal si Catherine sa kanyang contract signing kanina matapos magbigay ng mensahe ang mga taong naging bahagi ng kanyang dalawang dekadang karera. Nagpapatrol, MJ Felipe. Catherine Bernardo is still a kapamilya.
Kanina, pumirma ng kanyang exclusive network contract si Catherine kasama ang mga executives ng ABS-CBN, Star Magic, Star Cinema, ang kanyang ina at co-managers. I remember 2020, I made a promise. Sinabi ko sa ABS-CBN na hindi kita iiwan at nandito lang ako hanggang makabangon ka ulit. And today, here I am fulfilling that promise. Kasabay ng pag-renew niya ng kontrata sa ABS-CBN ay ang selebrasyon ni Kath ng kanyang 20th anniversary sa industriya. Ipinaalala kay Catherine ang ilan sa mga taong naging bahagi ng kanyang karera at nagbigay pa ng mensahe sa kanya. Ikaw, Catherine, paglaki mo, magiging ganyan ka. Natutuwa ako dahil nagkatotoo yung sinabi ko sa kanila. At nakita mo yung mga kung nasa na si Catherine ngayon. Siya na ang ating pinaka, ika nga, number one na artista para sa akin. Ha? And even then, alam mo na this girl will really go very far. She's a star. Being an actress is not just a profession, it is a service. Catherine truly is one of the most professional actresses in the industry. Excited ako mapanood kung ano yung mga gagawin niyang next. Hindi na napigilang maging emosyonal ni Catherine. Last year was very, very hard time for me. And it's so hard to find real friends in the industry. They make everything so much better. Up until now, you know, I'm smiling every day. I'm excited to see them. I'm excited to go home to see my family. Sila yung mga nandyan, especially nung pinakakailangan ko sila. Nagpasalamat din siya sa fans na naiintindihan ang kanyang mga naging desisyon. Alam ko na naging mahirap din sa inyo, especially last year. So many challenges, ang dami nating pinagdaanan. Maraming salamat kasi kagaya ng sinabi ko kanina, inintindi nyo lahat ng mga kailangan ko gawin in mga naging desisyon namin bilang tao, hindi bilang artista. So thank you for giving me that, you know, freedom to choose or to choose what would make me happy. Ngayon, looking forward na si Catherine sa new era ng kanyang karera at personal na buhay. MJ Felipe, ABS-CBN News. Iniimbitahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa mga senador na dumalaw sa kanilang tanggapan para makita kung paano ginagawa ang bolahan ng loto. Ito'y matapos na mauwi sa Senate hearing ang alegasyon na posibleng may anomalya sa sunod-sunod na nanalo ng jackpot nitong mga nagdaang buwan. Pinakita ng PCSO sa ABS-CBN kung paano pinag-aandaan ang bolahan sa loto. Si Alias Ani ay tumama ng may 40 milyong piso sa 649. Pumunta siya sa tanggapan ng PCSO para kubrahin ang kanyang panalo. Sabi ni Ani, inalagaan niya ang pinanalo ng mga numero pero sa kanyang huling taya, pinalitan niya ang isa. Paiba-iba po ako ng numero. First time tinayaan yung numero na yun? Mga tatlong beses, apat na beses ko pong tinayaan. Mm-hmm. Tapos nagpalit po ako ng isang number. Last minute mo pinalitan o naisip mo lang na baka hindi swerte yung isang number na ito? Bigla ko lang po naisip na palitan. Diyos ko, magkakabahit lupa na ako. Ganun po. Pero may mga pagdududa ang ilang mambabatas. Nitong nakaraang Disyembre at Enero, sunod-sunod ang mga nanalo ng mahigit na 500 milyong piso. Lalong nagduda ang marami nang lumabas na edited ang litrato ng isang lotto winner na pinost sa social media. Paliwanag ng PCSO, sinadya ito para itago ang pagkakakilanlan ng nanalo. Pinuntahan namin ang PCSO para tingnan kung paano nga ba binobola ang lotto numbers. Sa umaga pa lamang, inihahanda na ang mga maleta na naglalaman ng mga bola na may mga numero na siyang isasalang sa mga makina na pipili ng winning numbers. All our cases are secured considering na meron po siya security seal. Okay? May padlock po yan. So iba-iba po yan. These seals are recorded from the previous use. Kasi ginagamit nga namin on an alternate basis. So lagi ko kami may record niyan. So that's what they're doing. So isa lang po dyan ang magagamit natin for today. Yan. Kung ano po yung mapili natin mamaya. We have a judge. Meron po kami outsider panel.
Pag nabuksan na ang sealed cases, ay titimbangin na ang mga bola para masiguro na may gaan lamang ito na 2.4 hanggang 2.6 na gramo bawat isa. Ito ay para masiguro na lahat ng numero ay may tsansang mahipan ng makina pataas. I-check din kung gumagana ang mga makina ng maayos. Kung okay na ang lahat, ay i-off limits na ang buong kwarto at magtatalaga ng mga bantay. Kabilang na ang kinatawa ng Commission on Audit o COA. May mga security cameras din, bubuksan muli ito sa oras na ng bolahan. Dito naman sa kanilang servers, pumapasok ang mga taya mula sa iba't ibang lotto outlets sa bansa. Pagsara ng tayaan sa ganap na alas 8 ng gabi, ililipat sa isang drive ang listahan ng mga tinayaang numero. Selyado ito sa isang lalagyan. Pag nagsimula na ang bolahan, i-input ito sa isang computer na hindi konektado sa anumang server para masiguro na hindi ito mapapalitan o mahahack. Para kay Senador Tulfo, ito ang pinaka-critical. Lalo't isang empleyado ng PCSO ang nagsabi na pwede itong ma-edit. Eh, samantalang yung nandito ka last time na hearing namin, IT expert yung sabi niya pwede. So ngayon binabago mo. Hindi pwede. Maliban lang kung magpakita sa akin ng credentials na ikaw ay IT expert. No, Mr. Chair. Then hindi ka pwede magsalita. Pero nanindigan si PCSO General Manager Mel Robles na imposibleng mapalitan ang mga numero. I don't think sinabi yon. The question was pwede bang ma-hack if all the computers in the world, even Pentagon can be hacked. So it was in that context na doon tinanong siya. Of course, that's her opinion. No? Opinion yun. So I don't think you can even edit it without a trace. No? But remember, pag nabola na yan, nasa labas na yan eh. Okay. So, paano mo itatamper yung immediate na resulta na yun? And so po, nakapublish na kumbaga eh. So, ang gagawin na lang dito, basahin mo na lang kung yung lumabas na combination. Sumulat na rin ang PCSO sa mga senador para personal nilang makita ang sistema ng lotto draw. Ang sabi ko lang, I have an open invitation for them to come and visit or the representative. Please come, tingnan ninyo. Wala pang sagot ang Senado sa sulat ni Robles. Wala pa rin schedule kung kailan nila ipagpapatuloy ang hearing sa loto. Hihingi naman ng komite ang resulta ng test na ginawa ng DICT sa computer system ng PCSO. Nagsimula ng makatanggap ng dobling social pension mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang nasa 4 milyong mahihirap na senior citizens sa bansa. Tiniyak ng DSWD na ang mga tunay na nangangailangan lang ang mabibigyan nito. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Maagang pumila ang mahigit 200 senior citizens sa opisina ng DSWD Biyernes ng umaga. Sila ang mga unang makatatanggap ng dinobleng social pension na 1,000 piso kada buwan mula sa dating 500 pesos. Malaking tulong ito sa 70 taong gulang na si Lola Lolita na wala nang nakukuhang anumang sustento. Tumatandaan ako. Yung mga anak naman, hindi ko sila mahingian dahil ano lang yung mga trabaho nila. 2 beses kada taon ang pamamahagi ng pensyon, kaya ibinigay na ang pensyon hanggang Hunyo. Ipambibili ng gamot ni Mang Gonzalo ang 6,000 pisong natanggap niya. May mga anak mo ko, pero ang iba may mga pamilya na. Nilabot-labotan din ako pag humihingi po ako. Dumalo sa ceremonial distribution ng DSWD si First Lady Liza Araneta Marcos. Sa mga lolo at lola dyan, mga senior citizen, you are in good hands with DSWD. Sabi ng DSWD, 4 milyong senior citizen sa buong bansa ang makatatanggap ng pinalaking social pension simula ngayong buwan. Ipinamamahagi ito sa mahihirap na senior citizen na walang ibang pension mula sa SSS, GSIS o pribadong kumpanya. May 400,000 pa sa waitlist. Pero para sa mga gustong magpalista, pwedeng lumapit sa Office of Senior Citizen Affairs ng kanilang barangay. May vetting process tayo from barangay, munisipyo, hanggang sa mga regional offices natin. Nang sa ganun, nadodouble check natin kung talagang sila po yung mga nangangailangan natin ng mga social pensioners.
Sabi ng DSWD, mayroon itong nakalaang 49.8 billion pesos para sa programa. Ang mga hindi naman nakasama sa listahan, pwedeng mag-request ng ibang financial assistance mula sa DSWD kung nasa krisis at may matinding pangangailangan. Ganito ang pamamahagi ng financial assistance dito sa DSWD. Pupunta ang mga aplikante sa main office o sa mga regional centers para magsumite ng mga dokumento at pumipila para ma-assess ng mga social workers. Sabi ng DSWD, nakadisenyo ang kanilang mga programa para makatulong sa mga mahihirap at hindi pwedeng magamit sa anumang ibang paraan. Samantala, naipamahagi na din ng kagawaran ang mga nabinding benepisyo ng 4-piece members na naunang itinuring na hindi na mahirap. Ibinalik na kasi sa listahan ang nasa 700,000 pamilya, kasama na si Naronda. Yun nga po yung pinapanalangin ko, sabi ko sana maibalik. Lalo na siyempre, gusto namin na na mag-college pa yung gagraduate ko. Marami pang beneficiary ang nakatakdang maipasok sa 4P sa Setyembre. Kapag graduate na sa Conditional Cash Transfer Program, ang iba sa kanila. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Tumindi pa ang baha sa ilang lugar sa Davao Region dahil sa patuloy na epekto ng low pressure area. Stranded naman ang mga motorista dahil kung hindi landslide, lubog sa baha ang ilang national highway. Live mula sa Carmen, Davao del Norte, nagpapatrol si Hernel Tocmo. Hernel, gaano katindi ang epekto ng masamang panahon sa mga residente? Bernadette, mas nadagdagan pa ang bilang ng mga lumigas sa kani-kanilang bahay dahil mas tumindi pa ang mga pagbaha sa ilang bahagi ng Davao Region gaya dito sa bayan ng Carmen kung saan napansin natin ang pagtaas ng tubig baha simula kaninang tanghali hanggang ngayong gabi. Nagmisto lang dagat ang National Highway sa Barangay Tuganay sa Carmen, Davao del Norte dahil sa baha. Patuloy ang pagtaas ng tubig kaya puspusan ang pagsagip sa mga residenteng inabutan ng baha sa kanilang mga bahay. Maya't maya ang pagdating ng mga rubber boat, lulan ang mga inililikas na tao, hayop at gamit. Ang mga hindi na makapaghintay sa rescue, nagbalsa na lang para makalikas. Nababahala naman si Judy Ann para sa kanyang dalawang anak na naiwan sa kanilang binahang bahay. Tapok mamidya sa ibabaw sa karsada. Sabi ni Judy Ann, bumili lang siya ng trapal para gawing tent pero hindi na nakauwi dahil sa taas ng tubig. Naging pansamantalang silunga naman ni Cherry Ann ang kanilang sasakyan matapos lumikas mula sa baha. Very traumatic. It's our first time and like you're witnessing like undoy. Right before your eyes. It's really traumatic. Hindi rin biro ang pagod ng mga rescuer, bombero at pulis na isang linggo lang nakapagpahinga mula sa mga naunang pagbaha dala ng shear line. Kami po, 3 personnel po per rubber boat. Then reliable na po after 4 hours na nalang po yung rotation. Almost sa mga residente po natin, yung matigas ang ulo kasi akala nila na hindi pa maapawan yung yung bahay nila. Makita nila na yung water po na nag-increase, that's the time na mag-call sila ng rescue. Pero it's too late na. At saka yun mahirapan ang ating mga rescuer po. Sa mga pangunahing lansangan, mahaba na ang pila ng mga sasakyan at truck na hindi makausa dahil sa baha. Karamihan, patungong Caraga Region at Davao de Oro. Nag-aalala na si Mary Joy sa kanyang ama na kailangan niyang puntahan sa ospital pero isa siya sa mga stranded sa daan. Minto na yung ulan. Kasi nga, masyadong porisyo. Kita naman sa mga video at larawan na ibinahagi ni Bayan Patroller Giovanni Marv Dagaang ang iniwang putik sa kalsada ng mga pagbaha sa New Bataan, Davao de Oro. Sa Davao City, ilang bahay naman ang nasira dahil sa landslide sa Marilog District. Umaapela na si Davao del Norte 2nd District Representative Alan Duhali ng ayuda para sa mga naapektuhang pamilya. Kami po ay nakikiusap dito sa Davao Region kung may maibigay kayo na tulong, pagkain o anuman, baka pwedeng tulungan nyo naman kami dito kasi malaki talagang problema ang inaharap namin ngayon dahil sa dulot ng baha. Patuloy naman ang relief operations ng mga lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. Inendorso na ni Speaker Martin Romualdez ang pag-release ng 150 million pesos na financial assistance para sa mapaminsalang baha sa Davao Region.
Bernadette, itong bayan ng Carmen ay madalas na binabaha dahil catch basin ito. Pero ayon sa mga residente na ito na umano ang pinakamatinding pagbaha na naranasan sa kanilang lugar. At sa ngayon ay patuloy pa rin ang hindi pa rin humuhupa ang baha dito sa bahagi ng barangay Tuganay sa Carmen Municipality, at pumapasok ang mga rescue vehicles ng Coast Guard at ilan pang ayensya ng gobyerno, pati na ang mga heavy equipment para i-rescue ang ilan pang mga residenteng natrap sa kanilang mga binahang bahay. Samantala, sa pinakahuling tala ng Office of Civil Defense Region 11, nasa mahigit 72,000 na ang apektadong pamilya sa buong Region 11 dahil sa masamang panahon. 6 na tao naman ang naitalang namatay sa Davao de Oro, at marami rito ay apektado, marami sa mga nabahaan ay apektado na rin ng pagbaha noon pang Enero. Bernadette? Well, balita natin, maraming mga nasirang mga tulay ano, at mga hindi madaan ng mga kalsada. Paano yung relief efforts naman ng gobyerno ngayon? Sa ngayon, Bernadette, yan ang isa sa mga problema ngayon ng lokal na pamahalaan at ng DSWD, dahil hirap na maitawid ang mga relief goods patungo sa kabilang banda dahil maraming mga tulay at mga kalsada ang hindi madaanan sa ngayon. Pero sinisikap ng mga LGU na itawid pa rin itong mga relief goods sa pamamagitan ng malalaking truck at isasakay sa bangka yung ilang mga relief goods, at yan yung sinisikap ng DPWH din na magkaroon ng clearing operations sa mga lugar o mga kalsada na apektado ng landslide. Bernadette? Ernel, paano ngayon magpapahatid ng tulong? Sa ngayon, Bernadette, siguro pumunta lang sila o lumapit sila sa mga LGU o kumontak sila sa mga LGU kung nais nilang maghatid ng mga tulong, lalo na mga pagkain, mga damit, dahil marami sa kanila ang tinangay na ng pagbaha ang kanilang mga gamit. So yun yung isa sa mga pangangailangan nila sa ngayon. Bernadette? Daghang salamat at ingat kayo dyan, Hernel Tokmo. Samantala, inilikas ang may tatlong pamilya sa Sitio Gingyutan, General Climaco, Toledo City, nitong Webes, matapos may gumuhong lupa sa lugar. Ayon sa City Public Information Office, napansin ng mga residente ang pagdausdos ng malalaking bato mula sa dalisdis ng bundok. Wala namang naitalang nasaktan sa nangyaring landslide. Pansamantalang naninirahan sa modular tents ang mga inilikas habang patuloy na sinusuri ng lokal na pamahalaan kung ligtas bang balikan ang natural na lugar. Mataas na baha naman ang naranasan ng mga residente ng Barangay Libertad sa Bunawan, Agusan del Sur, dahil nitong Webes, dulot ng mga pag-ulan, dala naman ng trough ng low pressure area. Kinakailangan ng i-rescue ang ilang residente sa Purok Bagong Silang at Purok Barobo na hindi na makalabas ng kanilang tahanan. Natili sa evacuation center ang mga apektadong pamilya. Lagay ng panahon mula kay ABS-CBN Resident Meteorologist Ariel Rojas. Ariel, patuloy pa rin ang maulan na panahon sa Mindanao, lalong-lalong sa Davao Region. At napansin natin na patuloy ding tumataas ang baha dahil sa patuloy ng mga pag-ulan. Tuloy-tuloy pa ba ito, Ariel? At yung bang simoy ng malamig na hangin ay mararanasan pa rin natin? Kabayan, good news din, magsisimula ng gumanda ang panahon sa Mindanao bukas at maaraw po sa ibang bahagi ng bansa ngayong weekend. Ang low pressure area po na nagpaulan dyan sa Mindanao, huling namataan alas 3 ng hapon sa layong 305 kilometers timog ng Zamboanga City. Kikilos pa po ito pakanluran at hindi naman inaasang papasok sa bansa o magiging bagyo. Bagamat humihina ang amihan, may kalamigan pa sa Northern Luzon kaninang umaga, 13.9 degrees Celsius sa Latrinidad, Benguet at 14 degrees Celsius naman sa Baguio City. Ang mainat po na easterly susilanganin mula Pasipiko ang iiral sa halos buong bansa ngayong Sabado at Linggo. Magadala po ito ng maalinsangang panahon at posibleng thunderstorm sa hapon o gabi. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para ngayong weekend sa Mindanao, Sabado po ng umaga hanggang tanghali, maulan pa sa may Basilan, Sulu at sa Tawi-Tawi. Hapon naman hanggang gabi, may mga kalat-kalat pang pag-ulan sa Davao Region, sa ilang bahagi ng Karagatan,
Caraga, Northern Mindanao at Soccsksargen, pero buong linggo namang mababa na ang tsansa ng ulan sa buong Mindanao. Maghapon naman ng Sabado at Linggo, maaraw po at mainit sa buong Kabisayaan at halos walang aasahang mga pag-ulan, kaya magiging maganda po ang panahon dyan. Halos parehong panahon din po ang iiral sa buong Palawan ngayong Sabado at Linggo. Sa bahagi naman po ng Luzon, may mga pag-ulan bago magtanghali hanggang hapon ng Sabado dito po sa eastern part ng Cordillera at sa Cagayan Valley. Pero buong weekend, mainit po sa Ilocos Region at Central Luzon. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila ngayong weekend. Bahagyang kukulimlim po ng tanghali sa Sabado, pero maghapong maaraw sa Linggo. Magbainit po ang panahon, ang ating paalala, magsuot ng komportabling damit, magbaon ng pananggalang sa init ng araw, at dalasan ang pag-inom ng tubig. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat kapamilya. Umakyat na sa 4 ang nasawi sa pagsabog sa hinihinalang paggawaan ng paputok sa Cabuyao City, Laguna nitong Huwebes ng hapon. Ayon sa lokal na pamahalaan, walang permit ang lugar kung saan naganap ang pagsabog. Nagpapatrol, Dennis Datu. Sunod-sunod ang pagsabog. Nagtatakbuhan ang mga tao sa takot. Binuhat ang batang sunog ang buong katawan para isugod sa ospital. Ito ang mga nangyari matapos sumabog ang paggawaan umano ng paputok sa barangay Bigaa, Cabuyao City, Laguna. Pagkarunin ko ng pag-siklab ng apoy, eh kami ano, nanakbo na palabas. Tapos yung mga sumunod na pangyari, hindi namin alam at gawa ng unamin nilita yung buhay namin at ibang mga bata. Sinubukan pang apulahin ang may-ari ng nadamay na imbakan ng paputok na si Don Lebrilla ang sunog. Tatlong fire extinguisher yung nagamit ko, so hindi pa rin apula. Hindi ko na po alam kung saan nagsimula. Basta ang isip ko, makaligtas na lang ang pamilya ko. Apat na manggagawa ang patay. Kitang-kita rin ni Rovilin ang pagsabog dahil nagkataon na maghahatid sana siya ng merienda sa asawa. Kasama sa nasawi ang kanyang mister na si Ricardo. Pito ang naiwan nilang anak. Hindi ko alam ano pong buhay namin ngayon. Apat po yung nag-aaral na yan. Nananawagan po ako sa mga gusto pong tumulong sa pamilya po na nasunugan kasi hindi lang naman po kasi ako eh. Patay din ang pamangkin ni Ricardo at kanyang bayaw. 5 pa ang sugatang nasa ospital. Kabilang ang 5 taong gulang na batang lalaking nasunog ang buong katawan. Ang ina ng bata ay kabilang sa nasawi. Hindi pa malinaw kung ano ang dahilan ng pagsabog. Giit ng BFP Cabuyao, hindi pagawaan ng paputok ang sumabog. Wala kaming makunan, sir, ng data na kung saan po nanggaling yung explosion na yun, sir. Sa amin pong data ay mga hindi po sila paggawaan, retail lang po sila. Parang imbakan po, tapos ilalabas po nila. Stock room. Kasi ano, yearly nag-ano po kami, nag-an lang, titinda-tinda lang kami. At hindi so, mga may natirang konti, mga natira. Ano, naka-imbak lang dyan? So hindi paggawaan yun? Hindi po. Ito talaga yung paggawaan? Paggawaan po itong buong ano, sa ano po. Pero hindi ko po alam kasi nangyayari kasi ano lang ako eh. Sabi naman ni Mayor Dennis Hain, magkakamag-anak ang mga may-ari ng paputok at isa lang sa kanila ang may permit. Gumagawa rin sila, tapos ay yung iba doon natutulog mismo sa gawaan, which is hindi pinagbabawal talaga yun. Wala pala ang permit yan. Kasi ang permit naman nila, yung iba naman, seller, retailer, yung permit nila. Siguro baka gusto rin ako lumaki ang kita, gagawa na rin, di ba? 11 bahay din ang matinding napinsala. Sabi ng mga residente, matagal na nilang problema ang paggawaan ng paputok pero hindi umano pinapakinggan ang kanilang reklamo. Mga 2016, sumabog na rin. Maraming nasunog na bahay. May mga namamatay. Sabi nila, maingat naman daw sila sa paggagawa. Hindi sila nag-iimbak ng mga paputok. Pulmahan lang ginagawa nila. Dahil sa nangyari, naglabas na ng cease and desist order ang lokal na pamahalaan para ipahinto muna ang paggawa ng mga paputok sa buong Cabuyao City, may permit man o wala. Dennis Datu, ABS-CBN News. Nirekomenda na ng Office of the Provincial Prosecutor ng Batangas ang paglilipat
sa preliminary investigation kaugnay sa kaso ng pagkawala hanggang ngayon ng beauty pageant candidate na si Catherine Camilon sa regional state prosecutor naman ng Calabarzon. Nauna nang nag-aay ng motion to inhibit ang CIDG 4A at pamilya ni Camilon, partikular labang kay attorney Juanita Areta na abogado ng isa sa mga respondents na si Jeffrey Magpantay, dating piskal si Areta sa OPPB at retiradong judge naman sa Batangas. Nilagdaan ang memorandum ni Senior Assistant Provincial Prosecutors Esmeralda Andaya at Peter Beloso na inaprubahan naman ni Provincial Prosecutor Lourdes Ramirez Sapanta. October 12, 2023, nang mawala si Camilon, kung saan pangunahing suspect ay si dating Police Major Alan De Castro na nasibak na sa serbisyo dahil sa naturang kaso. Sa pagtatapos ng kanyang official mission sa Pilipinas, isa po sa mga nire-rekomenda ni UN Special Rapporteur ay rinkan ang pagbuwag sa NTF-LCAC dahil sa red tagging. Sabi pa ni Khan, bagamat bumuti ang lagay ng freedom of expression sa Pilipinas, marami pa rin dapat gawin ang Administrasyong Marcos. Nagpapatrol, Victoria Tulan. Mula nang dumating sa bansa noong January 22, si United Nations Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression, Irene Khan, nakipagpulong na siya sa iba't ibang opisyal ng gobyerno, kabilang si Executive Secretary Lucas Bersamin sa Malacanang, civil society groups at maging ang ilang nakakulong na mamamahayag at human rights activist. Ngayong Biyernes, ibinahagi niya ang kanyang mga obserbasyon at rekomendasyon tungkol sa estado ng freedom of expression sa Pilipinas, kabilang na ang pagbuwag sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC. First of all, my concern is about red tagging, which continues to happen. I'm asking for its abolition because I think its usefulness is gone. It's outdated. Ayon kay Khan, bumuti naman ang lagay ng freedom of expression sa Pilipinas sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Pero marami pang dapat gawin. For example, impunity. Addressing attacks on journalists. And there were 4 killings, as you know, last year, are still taking place. Sabi ni Khan, nananatili ang Pilipinas na mapanganib na bansa para sa mga mamamahayag at mahalaga ang legal reform para maisulong ang kalayaan sa pamamahayag. Ikinabahala rin ni Khan ang pagkawala ng prangkisa ng ABS-CBN. The non-renewal of the franchise of ABS-CBN, one of the country's largest broadcasting television and radio network in 2020, was a major blow to media freedom. We've raised concerns about it in the past. But of course, non-renewal of the franchise continues to adversely affect independent and diverse media and the Filipino people's access to plural information today. Pinunarinikan ang Anti-Terrorism Act of 2020 na hindi umano sumusunod sa international standards at ang Anti-Cybercrime Prevention Act of 2012 na nagagamit umano laban sa mga mamamahayag. Ipipresenta ni UN Special Rapporteur Irene Khan ang kanyang ulat tungkol sa Pilipinas sa 59th United Nations Human Rights Council sa Hunyo 2025. Anya, mahalaga na sumunod ang Pilipinas sa mga kasunduang pinirmahan nito, kung hindi ay posibleng magkaroon ng international pressure. Kinontra naman ng National Security Council ang pahayag ni Khan tungkol sa NTF-LCAC. It would be irresponsible for the NTF-LCAC to be abolished right now, because we have not yet achieved total victory. Okay, as I mentioned, there are 11 weakened guerrilla fronts all over the country. There are 1,500 armed regulars, and they are still there. Ayon naman sa Presidential Task Force on Media Security, na ipakita ng pamahalaan na bukas at handa itong makipagdialogo tungkol sa press freedom at human rights. Maganda po rito na nakikita natin ay kinikilala po niya na gumagana naman po ang ating mga proseso. Hiling naman ni Khan ang mabilis at patas na paglilitis para sa ikinulong na mamamahayag na si Frenchie May Cumpio at pati ang human rights activists na sina Mariel Domekil at Alexander Abinguna. Victoria Tulad, ABS-CBN News. Nagbabala ang Pangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines na maaaring mauwi ang bansa sa unti-unting pagbabalik sa authoritarianism o diktadura kung hindi tututukan ang usapin ng charter change.
itinanggi naman ng isa sa mga nagsusulong ng People's Initiative na hindi tunay na galing sa taong bayan ang kanilang kampanya. Nagpapatrol, RG Cruz. Matapos maglabas ng pastoral letter ng Catholic Bishops Conference of the Philippines para punahin ang sinusulong na People's Initiative at Charter Change, nagbabala ngayon ang grupo na kailangan seryosohin at tutukan ng sambayanan ang usapin ng pagbabago sa saligang batas. We don't want to fall again into the slippery slope towards authoritarianism. At nagkaroon na tayo ng tragic experiences in the past, ayaw na nating maulit ito. Sa bandang huli ay ang maaaring magdusay tayong lahat. Sabi ni Bishop David, tila binabaliwala ang Senado ng umaarangkadang People's Initiative dahil layo nitong lusawi ng Senado sa butuhan kung Kongreso ang babago sa saligang batas. You are already behaving like you are in a unicameral legislature. Kaya nga yan nandyan para magkaroon ng system of checks and balances. Tingin ni Bishop David, masagwa ang People's Initiative noon at ngayon. Magugunitang dati ng hinarang ng Korte Suprema ang mga sinulong ng People's Initiative sa mga nakarang administrasyon. Bad taste na bad taste talaga. No? That's why parang show us that there is really sincerity and goodwill in these moves. No? Kasi bakit parang pilit nilang sinasabi na ang pag-amienda sa Constitution is a solution? Kailangan no, na medyo may kaayusan at may sustansya yung proseso, no? Hindi minamadali, no? At nagbibigay ng tamang edukasyon, no, para sa ating mga mamamayan. Para talagang makikita yung tunay na pakikilahok ng bawat isang mamamayan na sa Pilipinas. Pinabulaan na naman ang isa sa mga nagsusulong ng People's Initiative ang puna ng mga obispo, na mga politiko at hindi taong bayan ang nasa likod ng pagpapirma. Sabi ni dating Congressman Alfredo Garbin Jr., ginusto ng mga lumagda na marinig ang sentimiento nila. Dagdag ni Garbin, humingi lang sila ng suporta sa mga politiko dahil nais rin nilang baguhin ang saligang batas at hindi naman sila pinagbabawalang tumulong sa pagpapapirma. Tinanggi rin ni Garbin na may panuloko at pagbabaliwala sa demokrasya sa pangangalap ng pirma. Para kina Bishop David at Bishop Vergara, biyaya ng Diyos ang 1987 Constitution dahil ginawa ito para tiyaking hindi na mamamatay pa ang demokrasya sa Pilipinas. Giit naman ni Garbin, malawak na ang pag-uusap ngayon ng iba't ibang sektor tungkol sa People's Initiative, kaya patunay itong umiiral pa rin ang proseso ng demokrasya sa bansa. RG Cruz, ABS-CBN News. Samantala, ikinagulat naman ni dating Congressman Alfredo Garbin Jr. ang babala ng CBCP tungkol sa pagbabalik ng diktadura kaugnay ng usapin sa Chacha. Ayon po kay Garbin, malayo ito sa katotohanan. Sa ibang balita naman, may gito sa basura. Yan ang pinatunayan ni Pam Mejia na nagbebenta ng mga bag na gawa sa mga patapong plastic tulad ng bottle cap, food container at sirang upuan. At ang kita sa negosyong ito, ibinabahagi rin niya sa mga taong nagbabagong buhay. Ang kwento ni Pam sa May Puhunan, Kaya Mo. Nung nakilala ko si Pam sa bazaar, talagang gusto ko ma-feature ang negosyo niya kasi kakaiba ito. Gumagawa ka ng bags, pero hindi lang basta-basta kung ano-anong materyales. Ano ang ginagamit mo? Ang gamit po natin ay plastic waste o basura. Yun po ang basura. Kunyari po, ito po ang ating mga basura. Ang Oo. Ginagamit po namin dito is itong cap. Okay, ito naman, ano ito? Ito wow, na po ang yung... bigat. Ito pong mga ganitong klaseng plastic, dumaan na po siya sa ating plastic shredder at na-shred na po siya. Shred Anong tawag dito? Plastic injection. Ito okay. na po yung nagre-recycle. Okay, oh, okay. So lalabas yan, bilog na? Yes po. Ang kasi galing. Ito na po okay, mold. Patingin. Ayan na po. Wow! At ang bilib ako ay ang gumagawa nito. Ito po ay ang aming mga female persons deprived of liberty or female prisoners po ng Quezon City Female Jail. Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo, Sabado, alas 5 ng hapon. Inamin ng ilang pumirma at ibang nagpapapirma sa People's Initiative Form na ginawa nila ito dahil sa pangakong pera.
sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, may ilang nagpakilalang konektado umano sa isang party list group. Live mula sa Davao City, nagpapatrol, Sherry Ann Torres. Sherry Ann, ano ang bagong impormasyong lumabas sa investigasyon dyan? At bakit sa Davao City dumayo ang komite ni Senator Amy Marcos? Alam mo kasi Bernadette, marami mga taga rito sa Davao, no? Yung nagpakita ng kanilang interes na magbigay ng kanilang kwento kung paano umano sila naguyo dito nga sa pagpirma sa People's Initiative. At dito sa pagdinig kanina, nagkita yung mga nagpapirma at pumirma. At nagsabi rin yung ilan kung sino umano yung nasa likod nito. Ganito umano ang estilo ng mga tao nag-iikot at nagpapapirma sa signature form sa mga komunidad sa Davao City. Sabi ni Barangay Captain Robert Olan-Olan, dahil nakatago ang salitang People's Initiative at pangakong ayuda, marami ang pumipirma. Bukod kay Olan-Olan, pinahinto na rin na ilang kapitan ng barangay ang pag-iikot ng PI form dahil umano sa kawalan ng public hearing. Sabi ko, bakit nagkaganito? Pabigla-bigla ang mga papel na to. Kaya nga, kinumpiskate ko dahil hindi talaga ito nagadaan sa insaktong proseso. Ang nangyari kasi, nung tumawag na yung mga proof leader na ito na may umiikot na papel, nung nakita ko, yun na nga, itong may initiative, People's Initiative. Pinatigil ko. Isa sa umaming nagpapaikot ng PI form si Richel Sequeira. Nagpakilala siyang barangay coordinator ng PBA party list, partidong kumakatawan umano sa kapakanan at interes ng mga atleta at kabataan. Kinumpirma rin ni Sequeira na kasama sa paliwanag niya ang pangakong ayuda sa sinumang pipirma. Bawat pirma may kapalit na claim stub o coupon. Ano ibig sabihin ng coupon na? AX po. AX? Opo. Once nakapirma yung tao, bigyan ko daw ng ganito po, AX. First time ko nakarinig ng AX kasi more on ayuda, ganun man ang ayuda. Yes. Sino kasi, ang nagbigay sa iyo ng coupon na yan, na ipamigay? Nagbigay ng instruction sa iyo? Si Binsar Yap po. Mister? Binsar Yap. Alam mo kung sino above pa kay Binsar Yap? Yes po. Sino? Congressman Wiggs. Nograles po. Yes. Ang tinutukoy na Migs Nograles ay si Representative Margarita Attorney Migs Nograles, ang kinatawan ng PBA party list. Hindi pa siya tumutugon sa mensahe na humihingi ng kanyang panig. Ayon kay Kapitana Janet Suwam, marami ang naniwala sa kanilang lugar na suportado ng kanilang mga leader ang People's Initiative hanggang sa batikusin ito ni Davao Congressman Paulo Duterte. Marami anya ang nagtangkang bawiin ang kanilang pirma habang sinunog naman ng ibang nagpapapirma ang hawak nilang form. Wala si pirma lead convener Noel Oñate sa pagdinig. Sabi ng mga abogado niya, hindi nila kilala ang mga pangalang lumalabas sa pagdinig. Pinayuhan naman ng mga senador ang publiko na bawiin ang kanilang pirma. Pero hindi ganoon kadali ang proseso. Mayroon po kayong karapatan na bawiin ito at dapat bigyan po ito ng mekanismo ng ating COMELEC. Ang guidance po sa akin ng Deputy Executive Director for Operation namin, kapag may mag-recall sir, hihingan namin ng affidavit, then i-compile namin sa office. But the whole signature sheet, sir, hindi namin maibalik. Kung dali-dali magpapirma. So yung tao, unang-una, kailangan pumunta sa opisina ninyo, sa COMELEC. Tapos gagawa ng affidavit. Yung affidavit, kailangan notarize. Kapag nabigay sa inyo, magte-take note pa rin kayo, pero hindi pa rin i-withdraw yung signature. Para sa liderato ng Kamara, aksaya lang ng panahon ang pagdinig ng Senado. Wala po silang napatunayan na merong tumanggap ng anumang halaga dito sa People's Initiative. Kaya ang pakiusap ko sa mga kaibigan nating senador, tutukan nyo yung RBH6. Ito ang napagkasundoan natin kasama ng ating Pangulo.
Alam mo, Bernadette, nung matapos yung pagdinig dito, dakong alas 6 ngayong gabi, nilinaw nitong si Senator Amy Marcos na hindi nila ito ginagawa, itong investigasyon na to, para mag-target o kaya ay manira ng isang individual, kundi para malaman kung sino talaga ang nasa likod ng anya ay mali-mali na pagpapatupad ng People's Initiative na ito. Samantala, nasa original guest list si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig na ito, pero hindi siya dumating. Bernadette? Sherry Ann, maiba lang ng konti ang nakikita namin, umuulan dyan. Eh, kumusta naman ang mga kababayan natin dyan sa Davao City? Oo, alam mo Bernadette, dito sa kinalalagyan namin ngayon ano, sa Davao City, medyo manaka-naka lang yung pag-ulan dito sa syudad. No? Pero yung sinasabi nga no, ibang mga nakakausap natin dito, yung doon sa bandang Tagum at doon sa isa pang bayan ay mas malakas daw yung ulan. At saka talagang paggabi o pahapon, talagang malakas ang ulan at bumabaha pa rin, Bernadette. Sige, maraming salamat. Alam ko usaping politika yan, pero syempre dapat mag-ingat pong ating mga kababayan dyan. Maraming salamat, Sherry Ann Torres. Hindi nababahala si Vice President Sara Duterte sa kaliwatkanang aligasyong ipinupukol sa kanya, maging sa mga kumikwestiyon sa kanyang panatili bilang Secretary ng Department of Education. Kanina, sorpresa ang kanyang pagdalaw sa isang paralan sa Cebu City para kamustahin ang pagpapatupad ng tinaguriang Catch Up Fridays. Exclusive, nagpapatrol, Joyce Valancio. Sa kalagitnaan ng klase sa Pasil Elementary School sa Cebu City, bumisita si Vice President Sara Duterte. Pumasok siya sa ilang classroom, nakiupo sa mga mag-aaral sa grades 1, 4 at 6 at nakinig sa paraan ng pagtuturo ng mga guro. Ngayong araw kasi ang formal na pagpapatupad ng Catch Up Fridays na layong tutukan ang mga estudyante na nahihirapan sa mga subject. May mga pagkakataong si Duterte rin mismo ang nagturo at gumabay sa mga estudyante sa pagsagot sa ilang math problems. Na-surprise at the same time, na-excited. Medyo kinabahan ako kasi baka hindi maka-answer yung mga bata. Pero I'm happy. Naka-ano din sa mga tanong niya, sa mga explanation niya. Tsaka, yes, happy yung mga bata. Sa kanilang section pumasok si Secretary Sara. Ayon sa isang opisyal ng DepEd, sinasadya talaga ng Vice Presidente na hindi ipagsabi ang planong pagbisita sa ilang paaralan. Para yung hindi ba rehearse ang mga madadagdag niya kung tutusin. So, is the actual situation in the school on a regular day, she may ask the learners to read, mag-compute, yung mga basic skills, yung mga tinatanong niya. Kasi gusto rin niya malaman kung is the curriculum working for them. Nagabot ang vice-presidente ng 65 laptops para sa lahat ng mga guro ng paaralan, higit 90 sako ng bigas para sa lahat ng empleyado at learning kits para sa mga mag-aaral. Nagbigay din ng dagdag budget si Duterte para sa pagkukumpone sa mga sira sa paaralan. Ayon kay Assistant Secretary Francis Bringas, walang epekto sa kalihim ang kaliwatka ng issue. Matatandang ilang kritiko ang kumukwestiyon sa pananatili ni Duterte bilang bahagi ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabila ng mga patutsada ng ilan niyang kamag-anak laban sa Pangulo. Hindi siya bothered and she will just continue doing or performing her job as a DepEd Secretary. At nakikita naman natin yan sa kanyang actions regardless of anong issues ang ipinuhan ko sa kanya. Samantala, pinangunahan naman ni Vice President Duterte ang paglagda sa isang Memorandum of Agreement katuwang ang lokal na pamahalaan ng Cebu City para sa pagdaraos ng palarong pambansa ngayong taon. We are excited. Excited lahat sa hosting ng Cebu City supported by the province of Cebu sa palarong pambansa. Tinunod nila lahat ng requirements, lahat ng mga tanong na sagot nila and they did it on their own. Cebu City did it on their own. Isinasa pinalpa ang petsa ng palaro, depende na rin kung magkakaroon ng adjustment sa school calendar. Joyce Balancio, ABS-CBN News, Cebu City. Kinilala ni Easily ang content creator na si Erlyn Grace Manikis na hindi tinuring na hadlang ang kawalan ng pandinig para makapagbigay ng inspirasyon sa kanyang mga followers.
Sikat sa social media ngayon ang 19 years old na si Erlene Grace Manikis o mas kilala bilang Definitely Beautiful. Hindi man siya nakapagsasalita, nagsisilbi siyang boses ng deaf community. Beach, bonfire, swimming pool. Naisipan niyang gumawa ng content na makapagbubukas ng isipan ng mga tao tungkol sa kanilang kalagayan. Ang mas nakabibilib, si Erlene mismo ang nag-i-edit ng sarili niyang videos. Ayan, naramdaman niya yung vibration, so yun yung kanyang guide para sa cutting, sa editing niya. Umabot na sa halos 500,000 followers at higit 16 million na ang nag-like sa channel niya. Madami daw nagko-comment na very positive. Gustong maipakita ni Erlene na hindi nalilimitahan ng kawalan ng pandinig ang mga bagay na kayang gawin ng mga tulad niya. Gusto niyang ma-showcase yung ability ng deaf, magkaroon ng organization that can help and support yung mga deaf. Panoorin ang kwento ng Definitely Beautiful na si Erlene Grace Manikis ngayong linggo sa Tao Po, 2:15 ng hapon sa A to Z at 6:15 ng gabi sa Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. At abiso mga kapamilya, mapapanood pa rin ang ABS-CBN News Channel o ANC pagkatapos ng February 26 sa aming partner cable TV providers sa buong Pilipinas, kabilang ang Converge Vision. Para sa kompletong listahan ng mga operators, bisitahin ang aming website sa news.abs-cbn.com o makipag-ugnayan sa inyong cable operator para sa karagdagang impormasyon. Mapapanood rin ang ilang programa ng ANC sa ANC 24/7 YouTube channel, social media, ABS-CBN News website, I Want TFC at sa The Filipino channel. Abangan rin ang ANC Premium Membership Service sa YouTube channel nito. Kabayan, walang paglagyan ng kasiyahan ng mga fans dahil kaya na nilang kopyahin ngayon ang bawat detalye ng mukha ng kanilang iniidolo sa pamamagitan ng tinatawag na AI o Artificial Intelligence. Yan ang tampok sa mga kwento ni Mark Logan. Kabayan, nag-takeover na nga ang AI sa social media sites. Ano nga ba ang panganib sa pagkopya ng mukha ng may mukha? Yan ang iba pang pabaong pampagood vibes natin ngayong weekend. Super good vibes hatid ngayong weekend nitong TikTok superstar na si Loti. Papel niya, maarting restaurant customer. Water? Water? Yes, ma'am. Water? Nana, I'm calling you. Water. May I see your menu? Ano po? Your menu. Menu! Menu! Can I get a tempura? Ha? Tempura? Forte? No, tempura. Tempura! I may also get a ramen? Ramen! Oh. Yeah, you got it. I would like to order a sushi. Ano, ma'am? Sushi. Sushi ng alin? Sushi. Sushi! Sushi! Order ako ng isa. Ay, wow. Normal siya magsalita. Okay. Croissant. Croissant. Akala walang-wala! Pero meron! 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 Ah! Pero taking the Philippines by storm, mga celebrities na magiging kafes mo. Sana masaya ka. Sa ayaw mo at sa gusto. I deserve an explanation. Nagbubunyi ang mga fans dahil magka-face na sila ng kanilang idol. Malapit mo ako, naniwala ng iyong pagmamahal. Kahit sa TikTok man lang. Kung may tanggol, meron ding bubbles. May Bel Mariano. May international star din for the Swifties. Julia Barreto. Fresh from senior high, Andrea Brillantes. At box office superstar, Katrin Bernardo. At mga Daniel Padilla. Large and small. Sabay ayo. Also fresh from being the number one Filipino movie of all time, Marian Rivera. At Ding Dong Dantes. Kamukha ko ba? Parang medyo hindi eh.
Buti alam mo. Mark Logan, ABS-CBN News. Ibinahagi ni Catherine Bernardo ang personal at career goals niya ngayong 2024. Nagpaliwanag din siya tungkol sa late night jogging at madalas na pagkikita nila ni Jericho Rosales. Exclusive, nagpapatrol, MJ Felipe. Big year ang 2024 kay Catherine Bernardo. Looking forward siya sa mga bagong proyekto at makakatrabaho. After this interview, I'm gonna go up tapos magpipitch sila kung ano yung mga next kong gagawin na comfortable ako in something na I want to do. I'm really open now to work with anybody. I'm really open to work with different leading men or different women na alam ko matututunan, may matututunan pa ako. At ngayong new era of Catherine is coming, bukas siyang makatrabaho si Piola Pascual, na una nang nagsabing gusto niyang makatrabaho ang aktres. Kung may top 3 ako na gusto makatrabaho, of course, Miss Vilma Santos. One. Yes, why not? Game din siyang makatrabaho si Jericho Rosales. Pero bago yan, ipinaliwanag muna ni Kath ang kwento sa likod ng late night jogging nila at ang napapadala sa pagkikita nila ni Echo. Si John Manalo, good friend of mine. Ano pa, going bulilit days. So nakita kami nun kasi mag-workout talaga ako that day. Tapos na-mention niya, mag-jogging. Sabi niya, gusto mo sumama? Then I said, okay, why not? Kasi mag-workout ako mag-isa. So nag-jogging kami. Okay. So it was parang mga 11 late na. And then we were just, you know, having fun and working out. Right. Yun lang. Pero, he's such a nice guy. Sobrang bait niya. So ayaw mo ba makatrabaho yung ganun? Right. So let's just see. Aminado si Kath na naninibago siya sa gagawing career choices. Siguro yung tamang word is may accounting adjustments talaga. Okay. But then it's the good kind of change. Right. Ngayon mo lang to na feel na it's so empowering as a woman, you know. Ang sarap sa pakiramdam na alam ko na hawak ko lang ngayon yung buhay ko, yung sarili ko, kung saan ko gusto pumunta, anong gusto ko gawin. Alam din niyang nag-adjust ang kanyang mga tagahanga. It was a challenging year for everybody, especially, you know, the last quarter. And for the fans as well. Imagine mo kung anong naramdaman nila. Kaya naiintindihan ko yung lahat ng emotions, lahat ng pinagdaanan nila nung month na yon, ilang weeks na yon. Naiintindihan ko yun. But mahirap din sa akin, mahirap din sa amin. And ang hirap din kung ako yung fan, bilang fan siguro na kailangan ko tanggapin yung decision ng idol ko. Pero sa lahat ng ito, ang pinakamahalaga ay masaya ang kanyang puso sa bagong chapter ng kanyang buhay. And I'm just really happy and contented. I'm at peace. MJ Felipe, ABS-CBN News. Mapapanood ang buong panayam kay Catherine Bernardo sa news.abs-cbn.com at sa YouTube channel at Facebook page ng ABS-CBN News. Wow! Anong wow? At wala. Least na siya. Ang ganda ni Catherine, ang ganda ni Gretchen. Oh, ibang Gretchen. Talaga yun. Pag at peace ka. Oo, mga at peace. Oo. Ikaw, are you at peace? Yeah. Ito at peace, ito. Yeah. Ikaw. Peace. Yan. Ikaw. Basta tayo alive in peace, ha? Alive Wag rest in peace. Peace. Alive in peace tayo. Peace be with you. Yeah. And also with you. Oh. World peace, yan ang pinaka-importante ngayon. Ano? So happy weekend everyone. Oh. Kabayan. Happy weekend. Opo. Peaceful sana po ay naging maganda ang inyong buong linggo at yung susunod na linggo. Yeah. Oh. Peaceful weekend. Peaceful weekend. Ako, peace ang team natin eh. Okay. Ako naman talagang peace na peace kasi pupunta ako sa Baguio. May peace conference doon. Oh. Oh, so talagang magdadasal May nga kami doon. May peace conference doon. So mag-a-attend si Ate Binang peace. Peace conference. Ay, hindi pala Pero peace very conference. Peaceful. Peace conference. Peace hindi. Ano? Ano nga? Peace. Hindi. Feast. Feast. Pista. Feast. Feast. Fish. Hindi. Hindi. Fish. Ano? Feast.
A face. Thank you, ha. Ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Henry Umaga Diaz. Pahinga ta tayo. Ngayon din tayo mapasok doon sa fish. Para sa iba pang balita, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com. Yun. Ako po si Bernadette Sabrano. Hindi lang naintindihan namin. May graphics. Ayun. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. Uy! Ako naman po ang inyong kabayan, si Noli Di Castro. Happy weekend and enjoy your weekend. Maraming salamat po at magandang gabi, Bayan.